Ngunit hindi tayo tumatanggap ng kadete galing sa Amerika, nagpapadala naman tayo ng kadete sa Beijing Military Academy sa China. So after mag-graduate yung mga generals dyan, may utang na loob sa China at doon sila natuto about Chinese influence and Chinese cultures. E baka na mga bandang huli makalimutan magkanta ng Bayang Magiliw at ang alam na yung national anthem ng China. Tapos ngayon, yung mga military natin na hindi kayang haharapin ang China para sabihin stop, pinapadala natin doon sa China para mag-aral. So parang sampal po sa atin to. Mr. Chairman, I would like to ask a specific question which has been lingering on my mind for the last several weeks. And perhaps the DND officers here can answer me. Since 2008, As we speak now, meron tayong dalawang kadete na nasa U.S. Naval Academy sa Annapolis. Pilipino. Meron akong dating tao, nando naman ngayon sa Fort Rucker, Alabama, the training. Since 2008, nag-stop na tayo tumanggap ng counterpart cadets from the United States going to the Philippine Military Academy. You can confirm this later. Nagtataka ako, tuwing meron tayong, Mr. Chairman, tuwing meron tayong Commission on Appointments hearing, yung binabasa kong mga kapal na folder, ang dami tayong mga military officers, O6, even majors, nung dumaan sila, ay graduate ng Beijing Military Academy. Nag-aral sa China, PLA Military Academy. Can you confirm this? We have stopped accepting cadets from the United States since 2008. Now we're sending our cadets, PMA graduates or cadets, to the Beijing Military Academy. Ano pong dahilan nito? Tinigil natin yung ating pagtanggap ng kadete galing Amerika. Nagpapadala tayo ng kadete sa U.S. Air Force Academy, U.S. Naval Academy sa Annapolis, U.S. West Point. Subalit hindi tayo tumatanggap ng kadete galing sa Amerika, nagpapadala naman tayo ng kadete sa Beijing Military Academy sa China. Ano hong rasyonalin to? And hindi ko lang tinatanong pag may Commission on Appointments hearing, pero nakikita ko dun sa mga biodata, graduate ng Beijing. Paano nangyari to? Can somebody explain this? Dun tayo sa may treaty at ally natin, hindi tayo tumatanggap. Yung nagaharas sa atin sa West Philippine Sea, pinapadala naman natin yung mga kadete natin galing PMA. Can somebody explain the rationale behind this? Kanina hindi ko na ni-raise kay, alam mo, si Senator Tommy Duckworth. Putol yung dalawang paa niya na RPG yan sa Iraq. Helicopter pilot yan ng Iraq War. Senator from Illinois. Kaalis lang ng building na to. So, can somebody explain this na paano nag-stop tayo noong 2008 tapos nagpapadala naman tayo sa Beijing Military Academy? DND? Sir, Your Honor. Is that correct? Background information that I got? I think so, Your Honor. What do you mean you think so? Tama. Right, Your Honor. Wala na tayong tinatanggap na, kasi nung araw, may mga general serving the U.S. Army, graduate ng PMA. Yes, sir. Merong mga admirals, commodores, graduate ng Philippine Military Academy. Nag-aral dito. Tayo naman, di ba, ang dami na ng napag-graduate natin sa Annapolis, sa West Point, et cetera, et cetera. Pero ngayon, pinapag-graduate natin sa Beijing Military Academy. Tama yun? Your Chair, before I retired from the service, I was superintendent of PMA. And I asked that question also. Why U.S. is stopped sending cadets to PMA? When did you retire, sir? 2013, sir. 2013. Wala pa si Rohan. Wala pa, hindi pa siya ang ano doon sa PMA. Hindi pa? Kailan lang po? 89, sir. Okay. Sige. Go ahead. Yes, sir. And they said the U.S. stopped sending cadets to us. But other countries like Singapore, they continue to send cadets to PMA. Also Malaysia, they sent cadets to PMA. But I think recently, they're no longer sending cadets. There must be a reason. So because of that, I need another reason why we're now sending cadets to the Beijing Military Academy.
interoperable ba yung ano natin, yung doctrine natin doon sa trade-off na pasok sa Chinese military doctrine? So paano yan? Naguguluhan ako doon. Simulang magpadala sa Beijing Military Academy ng Cadets. Baka Your Honor, Chinese na yung salita. No, pagbalik dito. We will check and we will ask. But is that true? Is that correct? May mga kadete tayo. Yeah, as we speak about, now. I heard about it, Your Honor. So, meron tayong magiging mga general na graduate ng Beijing. Di ba? Meron. Tapos, at the same time, meron din tayong mga pinadadala sa tuloy-tuloy, sa Annapolis, tuloy-tuloy. Tumigil naman tayo sa... Can you provide this committee? There must be a reason why they stop sending cadets coming from the United States. Can you provide this? May hearing pa naman to, Mr. Chairman. Can you provide this committee a concrete black and white reason why they stop? There must be a reason. Hindi naman dahil walang visa yun. There must be a reason. And then, can you provide this committee a reason why we started sending cadets to the Beijing military? I don't know if that's the correct name for that military institution. We will do that. Are we requiring them or encouraging our cadets to study at the Beijing Military Academy? I think this is quite alarming, no? And this is the first time I heard the news coming from Senator Tolentino. Are we encouraging them to study in the Military Academy of Beijing? Your Honor, I cannot answer that. I have to find out the reason why they are sending cadets to China. Who is in charge this? J9? Sino in charge? J8, Your Honor. J8, Your Honor. So may allowance yon? May allowance din yun sa Chinese government? I'm sure, yes, sir. May allowance yon? May billeting, lodging, accommodation yon? May patch yon? Pag-graduate ka ng ano? And you must learn likewise to sing the national anthem, the People's Republic of China. Alarming, indeed, Mr. Chairman. Sa Cebuano, salita doon, nalipong, nahilo. So I think this has to be explained. A lot of our young, we are promoting ROTC. We're about to revive ROTC. Yun pala, meron tayong pinapadala naman doon sa... Magulo to, Mr. Chairman. They're not there to just to learn Chinese culinary and even use chopsticks. Di ba? Iba yung doktrina siguro doon. I just raised that, Mr. Chairman, for the information of this committee. Thank you for providing this vital information, and I am as surprised as you are, because I don't know if the Defense Department or the AFP are encouraging our cadets to study. Yes, because I read an article. That's part of what we call Chinese promoting influence globally. Nandiyan yung sa entertainment. Kung mapansin mo, may mga pelikulang American na may Chinese influence. Nandiyan yung sa education. At sa ngayon, military. Nandiyan pa yung BRI, yung Belt Road Initiative, ayan na, nakikita natin very clearly na talagang kumakalat na yung influence ng China. So this, itong na masakit po, itong muti nga, sinabi ito ni Senator Tolentino na pati yung military natin, ma-infiltrate na nila sa pamagitan ng pagbibigyan ng free education sa mga generals natin. And then what happens after mag-graduate yung mga generals dyan, may utang na loob sa China at doon sila natuto about Chinese influence and Chinese cultures, baka na mga bandang huli makalimutan magkanta ng Bayan Magilyo at ang alam na yung national anthem ng China. This is very alarming. So my question to you, Sec. Espino, alam niyo na po pala, bakit hindi niyo po pinatitigil? This has to stop. Your Honor, Your Chair, I was... Sorry po, sir, makasing pa. Sample po to sa atin, binubuli po tayo ng China, and yet yung ating mga military natin walang magawa. Tapos ngayon, yung mga military natin na hindi kayang haharapin ang China para sabihin stop, pinapadala natin doon sa China para mag-aral. So parang sampal po sa atin ito, USEC, sir. I totally agree, Your Honor. I was given a note a while ago. Only CGSC and MNSA counterparts were availed by officers of the armed forces.
I have to check if there are cadets sent to China Academy. So, wala pa pong confirmation. GSC counterparts and MNSS. So, mga Lieutenant Colonel to? Lieutenant Colonel. Punta sa China. Yes, so, totoo, di ba? Whether yes, cadets or what? Mas cadets? Mataas to, ano na to? Yes, sir. For senior officers. Hindi naman siguro 1 week lang to, di ba? Visiting the Great Wall, visiting normally, other sites. 1 year course, sir. CGS is 1 year course. Alam niyo po, Mr. Chair, hindi sa pag-ebang, I won't mention who the chief of staff then was. Nung battalion commander po ako sa reserve, may parada sa Aguinaldo. Ako yung magli-lead sa parade. Sabi, baguhin niyo yung steps niyo. Ang pinagawa sa akin noon, yung goose steps. Sabi ko, saan natin nakuha ito? Sa China. Yung matataas, sir, yung hakbang. Ginaya natin yun, di ba? Nag-goose steps tayo. Ilang years tayo nag-goose steps. Ang hirap no, sumakit yung bewang ko. Yes, sir. That was during the time of the late Senate. Huwag na ba yan. Kaibigan natin yun. Oo. So again, yung mga influence na ganito, hindi natin maalis eh. Nagmamarcha naman tayo. God bless his soul. Nagmamarcha naman tayo ng maayos. Pero ginaya natin yung marcha ng China. Yung dahan-dahan na matataas na ganun. Yeah, paano yung mga pandak? Alin ba? Paano makakalukso yung mga pandak? Eh, naku, nahirapan lahat. So, sir, I just raised this point. So, para yung increment. But we need the report for the committee. The reasons for the two. Bakit nag-stop yung US cadets sa PMA? Bakit tayo nagpapadala? Exchange ba to? Do we have MNSA GSC Chinese counterparts attending? It was the note given to me, sir. Yes, meron? Sir. Merong umaattend sa atin? Yes, sir. So may access din sila sa grounds and records natin that has to be re-evaluated. So nakatira din sila sa Aguinaldo? As of now, sir, wala po kung alam na Chinese nag-undergo ng GSC MNSA. Okay. May I suggest, Mr. Chair, Senator Trentino, at your indulgence, na siguro itigilan muna natin any dealings dito sa China in terms of military exchange, especially the fact na meron nangyaring sigalot between China and the Philippines at yung pambubuli ng Chinese sa military sa ating mga militar dito. So wag muna kasi kung ipagpapatuloy natin yan, yung mga military natin, Lieutenant Colonel, papadala sa Beijing Military Academy, parang insulto po yun. Can we put a stop to it? Put a break right away? Marami pa namang ibang academy na pwedeng padalhan. Bakit sa Beijing pa na kung saan they're perceived as enemies just because they've been bullying us for a long, long time? Yes, Your Honor, I will go and to inform the SND about it. Third question, with the permission of the Chair. It's not just the Armed Forces of the Philippines, but the Philippine National Police as well. Mm. They're sending cadets to Beijing. Can you confirm that? The representative from the Philippine National Police here? I don't think. But I also learned. You can verify from your counterparts. Yun lamang po, Mr. Chairman, at salamat thank you po sa pag-aaral. Can you please provide us with a comprehensive report about what Senator Tolentino provided us with this vital information? Because I, as chairman, find it very, very alarming that we are sending or we are encouraging or whatever cadets or even our high officers to Beijing. Please provide us with a comprehensive result. Within yes, a week? Honor. Pwede ba within a week? Yes, Your Honor. Yes. Yes, Yusek Mapago. Mr. Chairman, kasi po na last na lamang po, baka ko makalimutan. Okay. Directed to sa DND, ano, meron ho ba tayo mga computer hardware na made in China sa military? Meron po kasi ako narinig at one time, bumili na po yung ating militar na mga computer parts, mga laptop computers dahil mura from China. Is that true? I have no idea, no report regarding that, Your Honor. Can you start checking, po? Yes, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Rafi. Yusek Mapago?
Mr. Chair, Your Honors, thank you for this opportunity. Idadagdag ko lang po, hindi lang po military pinapadala sa China. May mga nag-aaral po doon, mga post-grad invite from China po, mga scholarship civilians. Iniimbita ng Chinese? Opo, opo. Iniimbita. So they take up post-graduate studies in China. Where in China? Sa military? Hindi po, iba-iba. Iba-ibang universities nila doon. Ano inaaral nila? Ano kinukuha nilang course? Mga postgraduate studies. Like what? Mr. Chair, Your Honor. Like what? Marami pong ano yun, depende po sa available na ino-offer nilang kurso, and then tinatanggap ng mga applicants natin dito, pumapasa sa proseso nila. These are private individuals, no? Yes, mga ano natin, citizens natin, Mr. Chair, Your Honors. Mga ano na. Yeah, okay lang yun. That's one way of promoting Chinese influence. Yeah. Like I said earlier, Mr. Chair, nakakalungkot kasi kalat niyan, even in Western countries, they're doing that. In fact, baka bandang huli, ma-infiltrate na tayo ng PLA quietly without us knowing it. Dahil marami na pala tayong mga kababayan na pinag-aral doon, sinusuportan pa ng Chinese money para mag-aral doon, and then when they come back, we don't know, baka iba ng takbo ng utak na mayon. And then, pero again, I'm really concerned doon sa mga computer parts natin, computer hardware, kasi alam niyo naman po siguro, taga-DICT, may taga-DICT ba rito, na meron ng way na yung pinanggagalingan ng computer, lalagyan po ng virus yan. And it will be called, if you will, yung sleeper. Matutulog lang po yung virus na yon. Pag dumating sa intended target nila, meron silang pupunditin doon. Then yung virus na yon, it will do what is intended. It was intended to do. Yung pong delikado. Kaya nga po, kayo sa military, wag na wag po kayong bumili ng mga computers na galing po sa China. Please lang, wag po talaga. Can you check on this, Yusek Espino, and please give us a report? At yung mga personal po ninyo, huwag din po bumili ng mga cellphone from China. Hindi po. Yeah. Bumili na kayo. I'm not gonna, wala pong i-endorso na brand. Huwag lang pong China. Oh. Okay. Pero po yung, ano ba ito? Oh, meron pala itong, ano to? Oh, Miss Latel signed deal to build facilities in military camps. Oh, China to. AFP, Miss Latel signed deal to build facilities in military camps. Oh, Miss Latel consortium includes Chinese government. Oh, ba't yung pinayagan to? Oh, magbibuild ng self-site. When was this signed? Senator Rafi? When was this signed? Kailan ba itong ano to? September 2019, itong article na ito. 2019? I'm just quoting Rappler, ano? Ito sa article sa Rappler. 2019, September 11, 2019. AFP, Miss Latel signed deal to build facilities in military camps. So, ibig sabihin, yung Chinese ay nakipagpirmahan sa AFP natin na para mag-build ng mga facilities, telecom facilities, inside Camp Aguinaldo, as sa mga kampo ng military natin. This was during the previous administration, if this yes, was in 2019. Yes. No.